Meron kami free ticket. Binigyan kami ni Kuya ng driver sa bus kanina. Kasi ano siya, Pilipino. Ang mahal ng mga tripod, oh. Tignan niyo. $59. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. Hi everyone, it's me again, Aya. And yay! Welcome to our channel. So, finally, after how many months, mag-vlog din tayo. Kung bakit ko naisipan na mag-vlog ulit. Kasi yung kuya ko, nung tumawag ako sa kanila, sabi niya, bakit hindi na daw niya nakikita yung mga videos ko sa YouTube. Naisipan ko na mag-vlog na lang ako para kahit papano napapanood ng kuya ko sa Pilipinas kasi wala siyang phone. Ayaw muna namin siyang gumamit ng phone. Pero at least sa TV, konektado naman sa Wi-Fi, so walang problema. O, diba? Upgraded ang namilangan. Kahit papano naman, kung namimiss niya ako, may pag-anon. Kung namimiss niya ako, at least mapapanood niya ako sa TV. So, 2 months na ako dito. More than 2 months, I mean. And talagang sobrang nag-a-adjust pa talaga, especially sa environment. Well, sa tao naman, walang problema. Kasi sobrang swerte ako kasi andito si Jen, si Father, at saka si Gladys. Na kahit papano is madali yung pag-adapt ko at saka yung pag-adjust ko. So, for now, it's Saturday, day off namin. So, ito yung magandang time na para makapag-vlog. Kasi sa work, talagang after work, nakakapagod. Alam nyo, dito ko lang na-realize na totoo yung sinasabi nila na pag andito ka talaga, parang mong hinahabol yung oras. And totoo nga, parang ka talagang nagkahabol ng oras. Imagine yung work namin mag-start ng madaling araw. Tapos paghapon na, pagka-uwi na namin, parang wala ka ng time kundi matulog na lang. Unlike sa Pilipinas na meron ka pang time para makamarites, meron ka pang time para mag-McDo, meron ka pang time para mag-SM. Dito, parang wala. Parang wala ka na talagang time kundi mag-work and then umuwi, matulog na lang, gigising ilot, mag-work ulit. So, this is the best day para ako ay mag-vlog. Ang balak namin ngayon is lalabas ako, bibili ako ng mga pampaganda. Totoo yan, pampaganda. Kasi yun na lang talaga yung parang ano mo dito, happiness mo talaga. Bumili ng pampaganda. Hindi naman yung talagang literal na pampaganda sa mukha. Actually, nung dumating ako dito, naging mas simple ako. Sa totoo lang, mas talagang, hindi ko alam, hindi talaga uso dito yung mga ma-makeup, yung lalabas ka lang sa sambunga-buga ng damit mo. Dito, simple lang talaga ang mga tao. Yung mga pinagdadala ko na shoulder bag, kaya never ko pang nagamit sa work. Alam mo, ang bit-bit namin, lunch bag. Ganun, yung mga iba, backpack. Si Gladys, backpack ang bit-bit niya, kami lunch bag. Hindi uso dito na kahit pupunta ka sa work, ang dami mong bit-bit. Meron ka pa ding shoulder bag, 'di ba? Sa Pilipinas, tama 'di ba? Meron at meron ka pa ding bitbit na shoulder bag. Dito is wala. And pag pumupunta ako sa work, hindi ako naglalagay ng anything sa mukha ko kasi nga totally naka-face mask din ako, naka-hairnet. So parang walang silbi, walang kwenta yung ilalagay ko sa mukha ko aside from moisturizer and yun lang. And speaking of moisturizer, of course nakita nyo kanina na ang gamit kong moisturizer, si Lux Organics pa din yan. And then si sunblock natin since mainit, may sunblock tayo. Maganda to kasi hindi siya malakit. And then gumamit lang ako ng skin tint na si from Easy & Co. So yan pa din yung mga ginagamit ko sa Pilipinas, yun pa din yung mga dinala ko. Kaya dami kong bit-bit nung pumunta ako dito dahil sa damit. Mga damit ko, mga sapatos, mga gamit. Kasi nga, as much as possible, kahit papano, hindi ako masyadong magbibili ng mga gamit. Kasi sa laki ng gastos namin, medyo magtitipid pa. And yung gamit kong compact powder kay Bare & Bliss, kay B&B. O, diba? So, ganun na ganun. Walang nagbago. Okay, so, nung pumunta ako dito, sobrang isang reason kung bakit hindi na ako nakapag-vlog sa Pilipinas, isang reason yan is talagang sobrang nagka-breakout ako ng malala. Alam nila yan sa Pilipinas and ang hirap niyang mag-heal. Ang hirap niyang i-heal, I mean, kasi nga mainit talaga doon. The more na gumagamit ako sa Pilipinas, napapansin ko na talagang palala siya ng palala. Hindi ko alam, parang wala na talagang pag-asa. So talagang kinailangan ko pa talagang nagpa-consult ng medical expert para alam ko. And then, nung pumunta ako dito, the more din, palala siya ng palala. So, hindi ko alam kung dahil kaya sa environment. So, kinailangan ko na siyang bumili ng isang acne treatment
nanood ako ng mga vlog, ng mga dermatologist kina Dr. Dre, tapos yung isa pa, nakalimutan ko yung pangalan. And ang nire-recommend talaga nila is si Adapalene. Itong Adapalene gel, dati-dati, ano to, kailang makakabili ka lang ng ganito pag meron kang prescription. Ngayon, over-the-counter na siya. Yan, halos lahat ng mga derma na napanood ko, yun, ito talaga yung nire-recommend niya. It's acne treatment. So, ito yung ginamit ko mag-almost 1 month and for 1 week, 1 week and 2 weeks na ginamit ko siya. Ang dami niyang pinalabas, sis. And nagbasa naman ako ng review. Sabi nila, ganun daw talaga. Parang pinapalabas talaga niya. And then, tuloy-tuloy lang. And then, malilinisan. Which is, feeling ko, totoo. Kasi kahit papano, nawala na yung mga talagang active pimples ko. Ang dami dati sa forehead, cheeks, and then sa my chin. And kahit papano is yung mga ano na lang, yung mga pimple marks. So, yun yung bibilhin natin ngayon. Pangtanggal naman ng pimple marks. Kasi wala ng active pimples. Wala na ako nakikita. Wala na ako nakikita. Unlike talaga nung pumunta ako na sobrang ang lala. Dahil nga mainit, kailangan nating mag-lotion with SPF. Lux Organics. O, diba? So, yun talaga yung mga binitbit ko. Yung lipstick ko is kay Get Ready With Me by Miss Layog. Yung pinaka mabenta nila. Yung pinaka trending sa kanila. Si Pablo Latte. Tama ba? Pablo Latte. Sige. Papatid kami kay Father. Pupunta kami ng South Center sa May Tukwila. Okay, so let's go. See you. Meanwhile, bago kami umalis, may papakita ako sa inyo. Ganda nito. Eco bag. So, ito yung gagamitin ko lalabas. Kasi dito, may bayad yung mga cellophane. Okay, may bayad yun. Point something, point 10. Nakalimutan ko na. Pero may bayad. So, mas okay na bumili ka or mas okay na meron ka palaging dala na eco bag. Sabi ko nga dito, hindi uso dito ang mga shoulder bag. Uso dito yung mga eco bag na dala-dala. So, ito yung bibitbitin ko na eco bag and may papakita ko. Customize yan, Aya. Tapos, nakalagay dyan na a gentle reminder to myself. It pays to spend wisely. So, parang reminder ko to. Kaya, ito yung kung ano lang talaga yung importante, yun yung mga bibilhin ko. And kung bakit ako meron nito, kasi pinasample ko to dati kasi meron kaming panggagamitan sa okasyon, sa event. So, yun yung aking motivation ngayon kung bakit meron akong tina-target kasi meron kaming pinaghahandaan na occasion sa Pilipinas. So, bali-uwi ako by the end of, I don't know, kung anong buwan. So, saka ko na lang sasabihin, surprise! May pa-surprise pa. So, yan. Yeah. Ang ganda, no? Ang cute. So, yan. Yeah. Eco bag. So, eco bag yung gagamitin kong lalabas. And then, lalagay ko dito yung aking jacket in case na malamig na magabihan kami. Dapat meron akong jacket and then may wallet, may phone. Dito na nakasanayan ko na hindi ako nagdadala ng wallet. So there was a time na meron kaming gustong kainan na restaurant. Unfortunately, hindi kami pinayagan na dun kumain kasi wala akong ID. So diba, parang gustong-gustong kumain that time ni Gladys dun. And ako din naman, pero hindi kami natuloy kasi dahil lang wala akong dalang ID. And so, magdadala na ako ng wallet with my ID just in case na baka hindi ulit akong payagan pumasok sa any kahit ano. Diba, pag wala akong ID. So, bye-bye! Alis na kami, mahal. Say hi. Hi. Bye-bye! Bye, Dad! Nag-sombrero na ako at sobrang init. Ang init na talaga niya. So, naglalakad na kami. Hinatid lang kasi kami ni Father. Tapos meron na siyang work. So kami na yung naglilibot-libot. Kasama ko si Jen. Ay, ang init, friend. Ang init talaga. Nandito muna kami kay Best Buy. Kasi naghahanap ako ng tripod. Bibili kami ng tripod. Pero, oh my God, ang mamahal. $59 daw. Ang mahal ng mga tripod, oh. Tignan nyo. $29. $59. Ganyan. Ang mahal. Ito naman, $49. Samantalang sa tripod ko sa Pilipinas, 150 pesos. Magic. Ay. Wala akong nabili. Kasi ang mahal ng mga ano, tripod. Dapat pala din nila kayo mga tripod ko dito.
mahal. Alam mo siguro kung hindi ako kung hindi ako galing ng Pilipinas, hindi mo siguro sasabihin na mahal, hindi mo may kukumpara. So parang yun yung isang hindi ko pa natututunan talaga dito na huwag ka daw nagko-convert. Kasi pag nagko-convert ka talaga, talagang lahat ng makikita mo, mahal. Diba? Malapit na kami sa, Bath and Body Works. Dito tayo. Bath and Body Works. Hindi naman ako mahilig sa mga pabango. So, malapit na kay Ulta. Yan. So, parang kay Ulta ko nakita yung mga medyo mas mura. Yan. Then isang brand ng Adapalene gel. Ayan. Ito din yung maganda din to na brand nyo. Cosmopolitan Beauty Awards. Wala yung mga ibang hinahanap ko. Pagdating sa skincare, one of the best brand dito talaga, si CeraVe. Kompleto lahat ng skin problem. Meron sila. Nag-abang na kami ng bus. Kasi wala si father, meron siyang work. So, mag-abang kami ng bus. Binigyan kami ni Kuya ng driver sa bus kanina. Kasi siya, Pilipino. Tapos nagbigay ng ticket. Tapos libre pa. Kasi ito, magagamit mo until what time? Until 5 p.m. So dito, kahit ilang beses ka sumakay ng bus, kung pasok siya sa time ng ticket mo, ipapakita mo lang siya. So ganun dito. So hindi ka magbabayad kada sakay mo ng bus. So long as within the time, ipakita mo lang yan and hindi ka na magbabayad. Ganun dito. So, another bus ulit. Dalawang bus. So, pupunta ulit kami. Papunta ng bus station. Ayan na yung second na bus na pagsasakyan namin. So, hindi mo kailangang pumara dito. Basta dun ka lang sa magantay sa may bus station. Thank you.
say hi. Bahay dito. So, letter A, D. Kasi hindi ko sinakikita. Kami is yung sa bahay. Letter X. Yan, dun sa may dulong pa. Pero ang ganda nung location sa amin. Kasi kitang-kita mo yung pag sunrise. Ay, the best. Ng aming bahay. So, pasok na kami and babu. Okay, so I'm home na. And maglalaba pa ako mamaya. So, that's it for now. Madami pa tayong mga ipapakita sa mga susunod na araw. So, bye for now at kailangan kong magkape. Bye-bye!